Matapos makasuhan at pagultahin ng 1 bilyong piso dahil sa social media post, kapamilya actor may nilabas na naman. Alamin ang mga detalye. Welcome to BusyGram.net. Huwag kalimutang i-like, i-share, i-follow at i-subscribe ang BusyGram.net para maging updated ka sa mga latest happenings. May mga shoutouts din tayo kaya tutok lang hanggang sa huli. Naging trending at laging usap-usapan sa social media ang kapamilya actor na ito matapos na i-demanda ng isang politiko na nagsampa ng kasong Lebelo. Nagugat ito sa post ni Enchong D sa social media habang sa araw ng kasal ni Representative Claudine Bautista. Nitong nakaraan na ikusang sumuko si Enchong D sa mga pulis at nagpiyansa sa kasong kinakaharap niya. Latest ngayon ang pagpo-post muli ni Enchong D sa social media na kung saan ay may kinalaman naman sa kanyang ABS-CBN show na kinabibilangan. Sa pag-alis ni Tony Gonzaga sa PBB as main host ay pinalitan siya ni Bianco Gonzalez na kasama ang iba pang host gaya ni na Robbie Domingo, Kim Chu, Melay Cantiveros at Enchong D. Matapos ang live episode ng PBB nitong araw ng Sabado ay muling nag-post sa social media si Enchong D sa naganap na PBB. Sa nasabing post ay ibinahagi ni Enchong D ang episode nitong Sabado at patunay na kahit anong pagdaanan nila ay makakayanan umano ito dahil sa kasama sila sa isa't isa. Sa kanyang maikling caption ay sinabi, "The Kapamilya Way brings out the best in all of us. Last night was a testament that no matter what we go through, we will thrive because we have each other. I've always considered myself as an actor who loves to host and perform. Buti na lang kasama ko kayo at I am Super Bianca, I am Robbie Domingo at Chinita Princess at Mr. and Mrs. Francisco. Saludo ako sa puso at professionalism nyo. Kahit grabe ang kaba natin kagabi, napagtanggupayan natin ang hamon. Sa lahat ng kasama natin sa likod ng kamera, mga staff at crew na grabe ang sakripisyo para sa PBB ABS-CBN TV, kasama nyo kami sa paglalakbay. At sa mga supporters ni Kuya, maraming salamat. Matatandaan na nagulat ang lahat sa halaga ng danyos na hinihingi ng isang kongresistang nag-yes to ABS-CBN shutdown sa isang kapamilya actor kaugnay sa demandang isinampa ng kongresista sa kapamilya actor na ito na si Enchong D. Bagaman at may katagalan na ang nakakalipas sa imaksyon si Congresswoman Claudine Diana Dindi Bautista Lim laban kay Enchong D. Ito ay kaugnay sa naging tweet noon ni Enchong D sa di umano'y mga papanirang salita na binitiwan ni Enchong sa sinasabing magarbong wedding ni Claudine Bautista sa Balisin Island Club Resort sa Pulilio, Quezon. Nag-apologize naman si Enchong D kay Claudine Bautista, subalit para kay Claudine Bautista hindi ito sincere at nagsampa na ng reklamong cyber libel si Congresswoman Claudine Diana Bautista, ang party list representative ng Drivers United for Mass Progress and Equal Rights o DAMP laban kay Enchong D. Inihain ng kongresista ang cyber libel complaint sa Office of the Provincial Prosecutor sa Davao Oriental noong August 23, 2021 dahil sa Davao Occidental nakatira si Claudine at ang kanyang mister na si Tracker. Sa huli, humingi si Claudine Bautista ng moral damages na nagkakahalaga ng 500 million at exemplary damages na 500 million para maging deterrent ang nangyaring insidente. Sa makatuwid ay nakakagulat na may kabuuang 1 bilyong piso ang danyos na hihingi ng kongresista mula kay Enchong D at hiwalay pa ang 1 bilyon sa female netizen. Paliwanag ni Claudine Bautista, 10 million pesos ang tinatayang babayaran niyang attorney's fee at 10,000 kada araw na appearance fee sa korte. Ano ang masasabi mo kaugnay dito? Shoutout tayo kina Brian Chu, kay Gayuma 17 at kay Berhinya Kayabyab. I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang BusyGram.net para sa mga latest happenings.